Hello, kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Loans TV. At tara po, samahan nyo na po sa isa na namang panibagong video ang ibahagi ko sa inyo. At dito sa video na to ay pag-usapan natin yung tungkol sa easy control switch. So yun po, mayroon akong hawak nitong easy control switch at ating alamin kung ano-anong mga trabaho or function sa bawat isang switching button. Pero bago yan mga boss, kung kayo pa ay bago lang dito sa aking YouTube channel at ipa nakapag-subscribe, please pag-subscribe na at pindutin nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa sunod pa nating mga bagong upload ng mga video. So yun po mga boss, tara, sabay-sabay nating panoorin itong video na to. Pasok mga kaibigan! So yun po mga boss, atin po makikita, ito na yung easy control switch assembly na ating pag-usapan at ibahagi ko sa inyo. So standby lang kayo at sabayan nyo akong panoorin itong video na ito hanggang dulo at dito po ating alamin or isa-isayan kung ano-anong mga trabaho or function sa bawat isang easy control switch button na ating makikita na nasa harapan ng easy control switch assembly. Actually mga boss, mayroong dalawang klase ang easy control switch, mayroong manual at mayroong automatic. Katalo na lang yan sila sa mga actuator na dinadrive. At ito pong ating nakikita ngayon ay ito ang manual easy control switch. At ito po ay para sa Isuzu D-Max. So yun po. At dito ay mayroon tayong makikitang limang switching option. So ito yung isa, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, pang-apat, at ito yung pang-lima. At lahat yan ay ating iisa-isayan kung ano-anong mga trabaho or function. So yun po, una ay dito tayo sa button na to. Ito pong pag-usapan natin kasi marami pong nagtatanong dito. Itong symbol nating makikita, taong na nakaupo at mayroong mga aro, ang dinadrive nitong switching button na to ay yung air mode actuator. Kaya nyo makikita, pagka dito yan nakatutok yung kanyang pointers, ibig sabihin yung hangin na ibubuga ay nasa harapan lang ng mukha sa AC ventilation. Then pagka switch on nyo dito, mahati yung hangin, mayroon sa paahan at mayroon yan sa mukha. Ibig sabihin, mayroon sa baba at mayroon sa ibabaw. Then pagka dito naman, ayan, yung hangin naman yan ay papunta lang doon sa paahan. Then ito naman po ay defrost. So mayroon yan sa ibabaw ng dashboard at mayroon din kunti sa paahan. Tapos ito naman ay sa defogger. Ayan po. At itong defogger na yan, magagamit lang yan pagka taglamig or tagulan para hindi magpapag yung windshield. So dito natin isa-set. Pero ang normal na setting nito pagka gumamit tayo ay siyempre nasa face mode lang. So yan, dito lang yung araw nakatutok. So yan po, ito yung trabaho ng switch na o switch button na to. Ang dinadrive nito ay air mode actuator. So yan po, ito naman ay makikita natin mayroong symbol dito ng fan. Ibig sabihin itong dinadrive nito ay yung blower. Pero bago yan pumunta ng blower ay dadaan pa sa resistor block. So ayan, mayroon niyang 1, 2, 3, at 4. Yung iba naman ay low, medium, at high lang. So ayan po, ito yung switch para sa blower. Pero take note mga boss, bago dumating sa blower, dadaan pa yan yung wiring niyan sa resistor block. So ayan po, yan yung trabaho niyan. Dito nagkocontrol yung kanyang blower speed. Then ito naman ay pagka naka-turn on to, ito naman, pag pinindot mo, ito naman yung para sa compressor. So, pag nakapindot yan, mag-engage na yung AC compressor. So, yan po. Pero, hindi to gagana hanggat hindi makaturn on sa blower. So, yan po. Then, ito naman ay para sa temperature. So, ayan, makikita natin mayroong blue na guhit at mayroong red na guhit. So, ayan po yung kanyang pointers. Pagka dito yan, sa blue, hanggang dyan sa blue na yan, ito yung malamig na portion. So ibig sabihin yung hangin ay bubuga doon sa loob ng cabin ay malamig. Ngayon kapag kataglamig at gusto nyong painitin yung loob ng cabin, i-switch off nyo lang yung compressor switch, then i-set nyo dito, timplahin nyo na lang kung gusto nyong mainit or warm lang. So dito natin i-set sa pula na yan. Ayan. Then yung ibubuga ng hangin ng blower ay mainit na doon sa cabin. So yan po, ito yung trabaho ng switch knob na to. Ito yung sa temperature. Then, ito naman yung sa baba. Ayan, makikita po natin mayroong symbol ng sasakyan
at dito papasok yung arrow, dito naman ay nakabaluktot. Ito ibig sabihin yan, pagka dito yan nakasit, ito yung sa outside air recirculation. Then, dito naman, ito yung sa inside air recirculation. So, ibig sabihin, ang gamit nito ay ito po yung sa air recirculation. Pero ang normal na gamit naman dito, advice ko lang sa inyo mga boss, dito lang sa inside air recirculation. Kasi po, pagka-set natin yan dito, sa outside air recirculation, yung hangin na galing sa makina, mainit, then papasok yan doon sa loob ng cabin, so may piktuhan yung lamig ng aircon. Kaya kung minsan mayroong nagko-complain na hindi raw ganong malamig yung kanyang aircon. Pero minsan nakikita ko nakasit dito. So hindi yan advice dyan. Ang advice ko dyan ay dito lang sa inside air recirculation. Lagi yang sa inside air recirculation. Yan po mga boss, yan po yung ating konting kalaman na binahagi sa inyo tungkol dito sa AC control switch. Kung ano-anong mga trabaho, sana po inyong magustuhan. At sana naman po ay mayroon kayong napulot na kunting kalaman tungkol dito. So maraming salamat ulit sa inyong patuloy na suporta at panonood. Hanggang sa sunod pa nating mga video at antabayan na natin ang iba pa nating mga gagawin. So maraming salamat. Ingat lang po tayo sa lahat ng gawain natin araw-araw at lagi po tayong magdasal sa ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat at see you sa sunod pa nating mga bagong upload na mga video. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na yung aking YouTube channel at ipollow nyo na rin po yung aking Facebook page. Yung aking Facebook page at YouTube channel ay parehas lang ang pangalan, Rick Lawrence TV. So, God bless! Bye-bye!